Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel na ang kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Sa isang kasirola, naglagay lang po tayo dyan ng 2 cups of water at maglalagay rin tayo dyan ng isang sachet ng Menu Magic na color red na jelly powder. So ito po ay 24 grams and hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na po natin yung ating jelly powder at na-dissolve na po natin ito ng maigi, pwede na nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat, and then lulutuin lang po natin ito hanggang sa makita po natin na kumulo na yung ating red jelly mixture. Yes mga kakusina, 2 cups of water lang po yung inilagay ko dito para naman firm na firm talaga yung kalalabasan ng ating recipe. Pero kung gusto mong dagdagan yung inyong mixture up to 4 cups ay pwedeng-pwede po ninyo yan gawin. So lulutuin ko lang yan mga kakusina, at kapag nakita po natin na kumulo na iyan, pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan at ita-transfer lang natin to sa ating lagayan. And then, kapag na-transfer na po natin to dito, ay palalamigin lang natin to, hihintayin lang natin siyang mag-set or mag-firm. Kapag malamig na po iyan, hihiwain lang natin to into cube. So, depende na sa inyo yon kung gaano kalalaki. So, ako po ay ganito lang yung ginawa ko, at kung mapapansin nyo naman talaga, ay talagang firm na firm po. Parang crystal yung kinalabasan ng ating jelly. And then, dito ko na po siya ilalagay. Si-set aside ko lang to bago gawin na po natin yung next procedure. Habang nakaset aside yung ginawa natin red jelly, sa isang kaserola, maglalagay naman po ako dito ng 2 cups of water. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na natin yan dyan, kakailanganin na rin natin dito ng isang lata or 380 grams of condensed milk. At maglalagay rin po ako dito ng isang lata or 370 ml ng all-purpose cream. So, all-purpose cream po yung ginamit ko dito sa ating recipe para talagang creamy-creamy po yung kalalabasan ng ating mixture. Pero kung wala po kayong all-purpose cream na available sa inyong kusina, pwede na po yung evaporated milk na nasa lata, 370 ml, or kaya naman ay yung fresh milk. After adding ng ating all-purpose cream, maglalagay rin tayo dito ng isang sachet or 24 grams na itong Menu Magic Leche Flan Jelly Mix. Yan. So ilalagay lang natin to dito mga kakusina, and take note na hindi pa rin po nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na natin yung ating jelly powder, hahaluin lang po natin ito ng maigi hanggang sa makita natin na ma-dissolve na yung ating leche flan jelly powder. At kapag na-dissolve na po iyan ng maigi, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. And then, hihintayin lang po natin itong maluto or kumulo. And then, dapat po talaga ay hahaluin natin ito ng hahaluin continuously para naman hindi siya namumuo doon sa bottom ng ating pan, para hindi rin po tayo masunugan ng ating mixture. So habang hinahalo ko to mga kakusina at hinihintay po natin kumulo yung ating leche flan mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron ka rin Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. And kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes, o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kumukulo na po yung ating mixture. This time, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isasali na po natin to dito sa mold na sinet aside natin kanina. At kapag naisali na po natin to dito sa ating mold, ay hihintayin lang po natin tong lumamig at pwede na siyang ilagay sa inyong chiller para mas mabilis po itong mag-firm or mag-set. And then kapag nag-set na po yan or nag-firm, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, kapag nag-set na po or nag-firm na yung ating recipe, pwede na po natin tong i-enjoy. Ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na
Leche Flan Jelly Dessert. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. At kung dessert lover ka, say hello sa ating comment box section. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!